Yo, what's up mga Lods? Welcome back ulit sa CNTV. So yun guys, isang panibagong video na naman ang aking inaharin sa inyong lahat. So kung inyong mapapansin, tayo po ay nag-change class na naman papuntang Archer Elf. Bakit? Para makagawa tayo ng mga build guides para mag-guide sa Archer na class, okay? So yan yung pag-uusapan natin ngayon mga Lodi. Gawa tayo ng ano, ng build guides. Paano ba mag-build ng archer, ng elf, okay? So, bago tayo magsimula, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa CNTV. So, ngayon guys, meron na tayong 800 na subscribers. So, ayan, thank you so much inyong lahat. Sobrang thank you. Malapit na tayo sa 1K subscribers mga Lodi. So, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Tsaka para mag-guide ko pa kayo tama sa iba pang build guides sa larong MU, okay? So yun, kung nakatagal pa, simulan natin to, let's go! Yo, what's up? So yun nga mga Lodi, gaya ng sinabi ko kanina, gagawa tayo ngayon ng build guide paano mag-build ng archer. So ano ba yung mga pag-uusapan natin mga Lods? So unang-una pag-uusapan natin is yung stat management. Ano ba yung mga stats na kailangan i-prioritize at i-build kapag archer ka? Okay? So, pangalawa, pag-uusapan natin yung spirit relation. Ano ba yung magandang spirit relation at ano ba yung mga magagandang pwedeng i-battle spirit sa archer? Okay? Sa elf. Okay? So, pagkatapos dyan, pag-uusapan natin yung master talent. Ano ba dapat kunin ng master talent kapag elf yung class natin mga Lods? Then pagmamanage ng skills, okay? So ano bang mga ultimacy na magandang gamitin kapag archer tayo? Okay? So yun. So simulan tayo sa stat management mga Lods. So ipapakita ko yung stats ko ngayon bilang archer. Ngayon yung archer ka mga Lodi, ang kailangan natin is pataasin yung ating flee tsaka hit points. So yan yung mga stats na kailangan pataasin ng archer, okay? Kasi damage type tayo, yung sa flee tayo hugot ng defense. So click na rin itong aside. So scroll up lang mga Lods, scroll up lang yan. So dyan makikita nyo inyong ating flee, mababa siya. Wala pa kasing buff yan. So, lagyan natin ng buff. Kasi meron tayong buff na flee. So, pag-usapan natin yung mamaya sa skills. So, asan yun? So, yan yung mga Lodi. Yan yung ano, yan yung flee natin. Flee natin kapag naka-buff na. Tika kasi nag-lag siya. So, ayan, 300,000. 600,000 yung hit point. Actually mga Lods, mababa yan. Mababa yan mga Lodi. Kasi yung archer ka dapat sa mga 400,000 yan eh. Sa BP ko. So yun, admit ko dyan mababa yan. Kasi kaka-change class lang natin. So although do we na workout pa rin naman natin, gawa tayo ng video kung saan nahugot ng fleet sa hit. Okay? Dito naman sa stats. Stats natin. So siyempre, pinaka-common sa lahat, pataasan natin yung inner stats natin, damage absorb. Kung kaya pataasan armor penetration, maganda din. Excellent strike, counter damage, damage reduce, damage resist, double damage. So yan yung mga inner stats natin mga Lods na kailangan natin pataasin. Yung indoor defense natin, kailangan din natin pataasin yan. Yung excellency resist, sobrang kailangan din ng archer mga Lods itong excellency resist. So tsaka double resist at tsaka excellency bonus at tsaka damage penetration. So dapat wala kang papabayaan dyan. Tsaka sa elemental naman mga Lods, kailangan i-balance lang natin lahat pag upgrade natin. Siyempre hindi natin mababalance yung main element natin, taas talaga yan. So balance lang natin. May isa, yan, i-flash ko sa screen. Ililink ko na lang din down sa description yung link natin ng video about elemental
building, okay? So yan yung mga ano, yan yung mga kailangan nating i-prioritize kapag mag-build tayo ng archer ng kanyang stats, stat management, yan. So pagkatapos niyan, doon tayo next sa skills ng archer, sa ultimacy, okay? So sa skill ultimacy naman ng archer, mga lords, click natin itong skill para sa mga di nakakaalam, mga newbies, click natin itong awaken. At sa maya na discuss muna natin dito. So yung first skill natin is yung scatter shot, okay? So ano yung pwede na gamitin dyan kung nagpa-farm ka? Itong maganda to kasi mas mataas yung kanyang range, hindi yung area na ano na nakocover ng skill niya. Kung gusto mo naman ng mas maraming damage, pwede rin ito, slight damage to enemies, additional slight damage. So second skill naman, mga loads, I would suggest sa PvP to, for PvP yung gamitin natin yung slow, okay? Kasi yung slow. Tapos dito sa third skill, siyempre gamitin din natin itong stun. Yan yung gamitin natin ng ultimacy. Dito naman gamitin natin is ito, kasi meron siyang remove control on himself. What himself? Dapat baguhin to name yung but himself dito nakalagay, dapat herself. Tingin na. So gaya niyan, gamitin niyo lang yan kapag na-stun kayo para mag-back tumbling siya. At saka mawala yung effect ng stun, slow, kahit anong mga debuff sa inyo. Sa skill naman, mga Lodi, you would suggest ito yung gamitin nyo. Kasi same sila sa Diviner. Gawa ka lang ng party, mataas din yung bigay niya na HP. Okay? So, gawa natin na video, mga load, sa ano, about paano mag-manual at paano makipag-combat PvP yung archer. After nitong build guide, gawa tayo ng manual guide, ng PvP manual guide ng archer, ganun. Dito naman sa buff niya, kapag nasa party ka, mga Lodi, gaya ng Trials of Angel, Babel, kahit basta yung mga nasa party ka, equip mo tong, ito yung equip mo, kasi party, para matulungan mo yung kaparty mo, na ano, ma-increase yung kanyang attack, base attack stats. Tapos, pero ito talaga yung gagamitin natin, mga lords, kasi may base attack stats na increase, at the same time may increase din sa dodge natin. Kita nyo yung kanina, pinakita ko nung nag-buff ako, tumaas ng 300,000 yung buff natin, yung flee natin. Dito naman siyempre ito maganda to actually, mga lords, kasi may mag-BK siyang excellent strike. Kaso sa PvP, para sa akin mas maganda to, yan, itong ultimacy na to. Bakit? Kasi meron siyang powerful slow effect, tsaka mas mataas yung damage niya. Okay, dito naman ito yung gamitin nyo, yan yung pangalawa, kasi meron siyang buff na taunt skill, may taunt siya. So ibig sabihin, hindi ka makiklik as target ng opponent, although one hit lang siya, mga Lodi, pero kung medyo nakadistansya ka sa bari, tapos siya yung uunahing atakihin ng kalaban mo, like example, nakikipag 1-on-1 ka or like ladder, siya yung uunahing ikikill. So makakaporma ka ng spot para hindi ka malapitan ng kalaban. So may ilang seconds ka na free hit sa kalaban mo, ganun. So yan. Tapos pagkatapos naman sa skills, mga Lodi, sa master talent naman tayo.
So yun na nga, sa Master Talent naman mga Ludi, click natin yung character para sa mga di nakaka, sa mga di pa nakakaalam, click natin tong Master Talent. So yan, yan yung talent ng Archer. So main priority, max mo muna tong Sacred Sanctuary para sa kanyang tatlong inner stats. Actually apat para itong lalim, for counter damage, damage reduction, damage absorb, damage resist. So ito 15 points mo muna to mga Lodi. Pagkatapos dito tayo next sa for defense, kasi pwede 15 points kasi yung unang talent at mga Lodi na unlock tong pangalawa, so pwede ka pumili or ito. So yan nakalagay, pwede nyo siyang i-open after Sacred Sanctuary, put on 2 points. Pag naka 2 points, gamit yung dito sa exchange. Yan, sa experience, gamit yung XP natin mga Lodi. Pwede natin, pag napuno siya, makakuha tayo ng point para pang-upgrade ng Master Talent. Yeah, okay. So, dito sa Holy Defense mga Lodi, ito yung mga ipapriority natin. Mga i-priority natin. Ito. Ito. Tsaka ito. So, yan yung tatlong main priority natin muna. Bakit? Una-una, damage penetration. Kasi kailangan ng Archer i-build yung damage penetration. Pag mataas yung damage penetration ng Archer, mas maganda. Yung flee, tsaka yung damage penetration. Talaga yung pinaka-main na kailangan pataasin ng Archer. Then, yan, dodge bonus. At saka, lifesteal on hit. Okay? So, sobrang laking tulong nito mga Lodi, yung lifesteal on hit. Pag na-build nyo ng tama, sobrang laking tulong nito. So, yun. After Master Talent mga Lodi, doon naman tayo sa Spirit Relation, tsaka Battle Spirit na para sa Archer. Okay? So, yun mga Lodi, sa Spirit naman ng Archer, ito yung mga magagandang mga bagay na magandang gamitin kapag nag-archer ka. Ito yung magandang battle spirit na loads. Pig, golem, razor, tsaka pwede, maganda rin sa archer yung teka ito, whale. Itong whale, maganda sa archer. Tsaka itong maiden. Yung maiden mga Lodi, gamitin nyo siya kapag mataas na yung elemental nyo. Kasi pag mababa yung elements nyo, hindi siya ganun ka-helpful. Makunat ka pero wala kang damage. Kasi mawawala yung damage bonus mo. Kasi bigay ng maiden is HP bonus at saka death bonus. So pang defense siya. Then yung whale naman, kung hindi nyo siya gagawing battle spirit yung whale, huwag nyo siyang ilagay sa support. Kasi sayang yung, kasi sayang yung ano, yung relation. Kasi itong tatlong to, may bigay siya excellent strike, damage penetration, tsaka excellent resist. Kaya mataas yung excellent resist ko. Then dito naman sa reason na part, same din. So yan, yung sabigyan na excellent strike, damage penetration, tsaka excellent sa bonus, at sabihan double resist, excellent sa bonus, damage, excellent strike. So yan, so mas maganda siya kasi mayroon siyang 3 relation. Kasi yung golem at saka whale lang yung magkaka-relation, if in case na ginamit mo yung whale kasi mga loads. So, tanong, bakit ako nagpig? Nagpig ako mga Lods kasi nag-iipon ako ng dias para sa Trials of Angels. Pinaparami ko yung dias natin. Then sa nakilig siyang tulong sa war. Pero sobrang lambot mo lang. Dahil mababa yung kanyang HP na bigay. Tingnan mo. Damage type siya. So taas yung damage natin pero mababa yung HP natin. So kailangan magaling kang mag-manual. Hit and run. Dapat din
dapat ma-minimize mo yung paglapit ng kalaban sa iyo. Yan yung trick kapag magpipika. Then yung skill ng pig is invulnerability, same sila ng razor ng skill. So kung gusto mo naman ng balance lang yung defense at saka yung HP at saka yung damage, pwede kang mag-razor kung gusto mo. Gusto mo rin ng flea, golem, but I wouldn't suggest golem kasi kahit mataas yung flea mo, mga loads mo papasok para kasi yung ano, yung ating elemental damage. So mag-take ka pa rin ng damage. Okay? So far, kung may questions kayo regarding sa spirit ng Archer mga Ludi, comment down below na lang. Then sasagutan ko kayo doon if in case na meron ako na miss or meron ako kayong medyo hindi naiintindihan sa mga sinabi natin, comment na lang down below. Okay? So ano yung next? So yun dyan na muna tayo mga Ludi. Then yung next videos natin by the way is about paano mag-manual PvP ng Archer at saka yung mga trick set ng Archer kapag pag-manual PvP at ano yung mga kailangan natin consider. Okay, so yung Archer is isa sa mga class na sobrang hirap i-manual kasi yung hit and run na tawag, kailangan marunong kang dumiskarte kung kailan ka magtatumbling, parang ganun. Kailangan magaling ka talaga mag-manual kapag nag-Archer ka kasi kapag naka-auto ka lang, kakainan ka ng kalaban. Kasi super lambot ng Archer kapag hindi ka mag-hit and run, especially kapag pig yung ginagamit natin mga loads. Pero yung main spirit ko talaga is Maiden. Kaya lang ako nag-pig ngayon kasi pang farm lang natin ng gold. Okay? So sa mabilis ang shoutout na lang din. And by the way mga loads, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please support our channel. Comment down below, like this video, then share nyo na lang din mga loads. And also subscribe para ma-reach natin yung 1k sa subscriber na requirement ni MU. Okay? Okay, so yan. Dito na tatapos yung ating video. So mabilis ang shoutout na lang mga loads. Thank you so much for watching. This is once again CNTV. Bye-bye. Shout out kay Pia Bagyo. Yun, shout out sa Lods. Shout out kay Tempases Server 58. Shout out din kay Bro Wo ng Server 382. Yun. Shout out din kay Togi ng Server 362. Yun.